Hi guys! Hello po! Ngayon guys, nasa kusina na naman si Kindness. Ayan! So ngayon guys, ang lulutuin ko po ay fresh fruit salad. Ayan! So i-share ko po sa inyo kung ano-ano po ang mga prutas na ginagamit ko po guys sa paggawa po ng fresh fruit salad. Yun. So, tip ko po guys, kung may mga prutas po kayo na hindi nyo na makain, ayan, so sayang naman pag itapon mo, ayan, so pwede nyo po gawing fruit salad, ayan, so katulad po nyan guys, bagong taon, so sigurado may mga prutas po tayo na natitira, so try po ninyo guys na gawing fruit salad, at least po fresh po siya, ayan. So, papakita ko po sa inyo guys yung ingredients ko po. So, ito na po guys ang aking fresh fruits. Yan. So, syempre, apple po guys. So, dito sa Japan, ginagamit ko po na pang fruit salad ay yung Fuji. Apple Fuji po yung ano guys. Kasi masarap po ang Fuji. Yan. Tapos, nalagyan ko po siya ng cheese. Tapos, melon. Yan. Tapos, may... Siyempre, guys, nalagyan ko po siya ng nata de coco. Yan. Kung wala po kayong nata de coco, pwede po yung gulaman, yung jelly po, guys. Yun, yung gelatin, pwede po yun po. Depende na po, guys, sa inyo kung paano po kayo magtimpla. Kasi ganun din po ang ginagawa ko. Yan. So, ano kung ano po yung meron, yan, pwede po. Kahit ano po guys. Tapos cream, yan. So tapos pwede niyo na po yung lagyan ng pinya. So ngayon guys, hindi ko po siya lagyan ng pinya kasi marami na po itong apple ko po. Yan. So ano po yung nasa table niyo po, pwedeng-pwede po yan. Yan guys. Kaya yun lang po guys, slice ko po muna yung mga apple at babalatan ko po siya. Kasi masarap po siya guys kung wala po siyang balat. Yan. Kasi natry ko na po na nilagyan ko siya ng balat, yung medyo may matigas-tigas. So, mas masarap po siya guys na tanggalan mo siya ng balat. Yan. So, ito na po guys. Na-slice ko na po yung 10 apple. Yan. So, nakikita niyo po guys, wala na po siyang balat. So, kung magtaka kayo, medyo brown-brown po siya. Mawawala naman po yan, guys, pag titimplahan po natin ng... lalagyan na po siya ng mga cream. Yan po. So, depende lang po, guys, sa dami ng apple na gagamitin nyo. Yan. So, syempre po, guys, yung ingredients, yung cream, depende lang din po sa dami. So, sa pag-slice naman po ng apple, depende lang din po kung anong gusto nyo na... laki niya, na size niya. So, nakikita niyo po guys, parang yung sa fruit cocktail lang po guys, na mga slice ang ginaya ko. Yan po. So, 10 apple guys, yan lang ang hirap mag-slice. Kasi mano-mano po ang ginawa ko. Yan. So, may pang ano naman tayo na pang slice, pero ayaw ko po kasi gusto ko po mag-stay yung ano niya. Yung lasa ng apple kasi minsan parang may pag gamitan mo siya ng mga parang slicer niya or parang mixer, yung katas po ng apple parang natatanggal din, kaya gusto ko po mano-mano po talaga. Tapos na-slice ko na rin po yung melon. Ayan. So depende lang din po sa laki ng gusto niyo po nahiwa ng melon. Tapos yung cheese guys, ayan, na-slice ko na rin siya. Ayan, depende rin po kung anong gusto nyo na size din ng cheese. Kung kumbaga guys, ginaya ko lang din po kung ano po yung size ng prutas ko. Ayan. So ngayon guys, may condense po tayo. Ayan, tapos yung cream. Tapos, lalagyan ko umaya ng nata di coco. Ayan, guys. Pagaluhalo ko ito umaya. Tapos, ito naman, guys, yung cherry. Ayan. Madalas po talaga ako gumagamit ito sa mga pang-toppings lang po. Parang, ano lang siya. Parang pang-decor. Pero nakakain po ito, guys. Prutas din po siya. Ayan. So, nasa sa atin na din po, guys, kung lagyan niyo po siya o hindi. Ayan. So,
Ito guys, nilagay ko lang yung parang sa taas lang. Yan, pang toppings lang po. So, yan guys, itimplahan muna ni Kindness yung fresh fruit salad. So, yan na guys. Nilagay na po natin yung apple. Yan. So, medyo mabigat siya guys. So, medyo malaking tupperware po yung ginamit ko guys. Kasi medyo marami-rami ito ngayon. Yan. Siyempre, malaking pamilya. Yan, malaking pamilya ang asawa ko po guys. Yan, so mahilig kami sa mga dessert. Yan. So ngayon naman guys, isunod ko yung melon. Lagay natin yung melon guys. Yan. So, makulay na ang ating fruit salad. Yan guys. So, mimix lang natin guys. So, ito yung maganda guys kasi hindi siya malambot. Sa Pilipinas talaga guys, ginagamit ko na fruit cocktail. Kasi maganda po yung fruit cocktail natin guys. Sa Japan kasi, malambot yung mga fruit cocktail nila dito guys, yung sa mga can, malambot po siya. So, kaya hindi ako gumagamit. Kaya nung naisipan ko na minsan kasi hindi ako makabili sa Philippine Food, tsaka minsan konti lang siya, maliit lang siya na fruit cocktail guys na can. Medyo mahal. So, ito yung naisipan ko, bakit hindi ako gagawa ng fresh talaga na fruit salad. Yan. So, dapat, matyaga lang po talaga magano guys, mag-slice. Yan. Kung may time. Pero pag walang time, yun, doon na po ako gumagamit ng mga fruit cocktail. So, ito naman, mas gusto ko yung fresh ngayon kasi marami din akong binili na prutas. Sayang din po. Kaya, ito na lang yung naisipan ko. Yun naman guys, susunod ko yung nata di coco. Ayan. Para mas lalong makulay ang ating bagong taon. Ayan. So, ito naman yung pulang. So, ito guys, sa Philippine Food ko ito nabili. Ayan. Sa kamag-anak din namin guys. Ayan. So, kasi ganda. Kasi malapit lang. Tapos, isusunod ko na po yung cheese. Ayan. So, ayan guys. May cheese na siya. So, sa bagong taon guys, wala na naman yung diet ni Kindness. Puro kain talaga ito. Ayan. Tapos, isang linggo pa guys na wala kaming work. So, wala na. Wala na yung diet ni Kindness. So, yan na guys. Nilagay ko na yung apple, melon, cheese, tsaka nata di coco. Yan. So, ito naman guys. Susunod ko na yung cream. Ayan. So, yung apple talaga guys, yun, katulad po ng sinabi ko kanina, talaga siya, nagbo-brown po siya. Pero pag malagyan na po siya ng mga cream or gatas, ayan, bumabalik po siya sa kulay niya guys, maputi. Ayan. So, kung malapit po kayo sa mga ano guys, sa mga Philippine Food or sa nasa Pilipinas kayo, kahit anong prutas pa po, mas maganda po talaga gamitin ang Nestle cream. So, kasi dito sa Japan, bihira lang din kasi ako bumibili ng Nestle cream. Lalo na pag, may kumakain ng mga Japanese, yung mga macaroni salad ko. Yan. So, dito lang ako bumibili ng cream kasi parang, ng mga Japanese yung cream nila dito. Pero mas maganda po, mas lalong sasarap ang fruit salad kapag
Nisti cream ng Pilipinas ang gagamitin natin, guys. Ayan. Tsaka depende rin po, guys, sa pagtitimpla. Kasi si Kindness, hindi po ako masyado sa matamis. Kaya balance lang po ang ginagawa ko. Kaya hindi ko po ma-re-recommenda sa inyo kung yung ano niya, yung sukat ng mga ingredients ko po, kasi depende din po sa prutas na kung gaano karami ang ano ginagamit ko, kung ano yung mga ingredients na nilalagay ko. So ibig sabihin, guys, nasa sa inyo na po kung paano po kayo magtimpla. Yan. So ngayon, guys, ilalagay na ni Kindness yung gatas. Ayan. So, yung gatas natin, guys, ganun din. Depende po, nasa sa atin na po, guys, kung paano tayo magtimpla ng ating mga salad. Kasi hindi naman po kasi expert si Kindness, guys, sa mga ganitong yung mga sukat-sukat. Yan. So, yung sa akin po kasi, guys, depende sa timpla natin kung ano tayo, kung paano tayo magtimpla sa ating mga luto or mga salad. So, ito na, guys. Ayan. So, paghalu-haluin lang natin mabuti, guys. Ayan. So, gusto ko po, guys, ano, nakita niyo po maraming sabaw. Maraming cream. So, okay naman, guys. Ilagay ko na yung cherry. Yan. So, pang ano ito, guys? Pang beauty-beauty. Mga decor-decor natin. Mga bilog-bilog. Yan. So, kailangan natin ng hindi po ako kumpleto dito, guys, sa yung sinasabi nila na 13 ba yun? Na ano, prutas. So, hindi po kumpleto si Kindness kasi dito sa Japan, mahirap din po, guys, na maghanap ng iba-ibang prutas. Kasi, katulad po niyan, guys, walang bayabas dito, walang rambutan, walang lansones. Yun. So, isa po itong magandang idea. Kung matyaga lang po kayong mag-slice, yan. So, mas matipid po siya, mas marami po ang magagawa nyo na fruit salad. Yan. So, yan na, guys. Tapos na po tayo sa aking fresh fruit salad. Kaya ako po'y magpapaalam na, guys. Kasi marami pa akong gagawin. Yan. So, alam ko, busy po kayong lahat sa pagsalubong po ng bagong taon. Yan. So, ito na, guys, at ako'y magpapaalam na ulit. Bye po! Maraming maraming salamat po always, guys, sa inyong suporta. Yan. So, advance, Happy New Year po sa inyong lahat. At ingat lang po tayo. Bye!